Tara na! Ano ka? Ano pa? May pictorial ka dyan? Saan yung camera? Tara na! Talaga ako pwede mag-model. Ngayon ka lang ulit nakasakay ng motor? Bakit? We've been away. Tapos, madalas, nung pandemic, naka-car naman tayo kasi wala naman traffic. Bakit ka naka-motor ngayon? Ang mahal na kasi ng gasolina. Tama. So, dikit-dikit muna. Lahat mahal, pati Grab mahal, pati lalamove mahal, lahat. Yun lang. Yung disadvantage lang pag mainit, mainit talaga. So, yung style, hanap ka ng shade. Yeah, or dun ka sa ilalim ng kahoy. Ito yung sinasabi kong kahoy. Na sana i-share tayo sa cafe. Pasingit lang. Pero hindi na kasi. Oo nga. Okay lang yan. Mabilis lang yan. Grabe, ang dami niyang dala. Si Camille hindi sasama. May puntahan lang. So tayo lang. Bye. It's 3 o'clock and sobrang gutom ko. Di pa ako nag-breakfast, di pa ako nag-lunch. This is my first meal. So I'm going to one of my favorite dim sum places here in Makati. Sobrang niyang daling puntahan. Very accessible, may parking. Ano mo, pag ayaw mo na pumasok ng mall or maghahanap ka pa ng parking, dito ako pumupunta. Yung tawag sa kanya, Eight Treasures. So dito siya, corner, Edsa, corner Pasay Road, yung Petron na yan. Dyan yung Eight Treasures. Yung ating little blue bike, maging sama niya mga kuya niya. Hello sir. Hello, good evening. Good afternoon. Ang init. Oh. Sige. Huwag kang magpabuli sa mga malalaking motor, ha. Huh. Hello. Yun. Hello. Ito yung goose. No? Yes, po. Grabe. Kakaluto lang na ito. Kwan pa? Dito na ako. Sa paborito kong lamesa. Sige. Order ako ng chicken feet. Yung nakita kong kinakain ng tao. Pork shawmai, radish cake. Gano'ng katagal niluto to? 1 hour. Yes, sir. Tapos may special oven siya, di ba? Yes, sir. Pag nag-order kayo ng suckling pig, ito yung lalagyanan nyo. Yung korte niya parang suckling pig na rin. Okay, kuya. Nagtrabaho rin ako dati sa isang restaurant na ito yung ginagawa ko. Nagsaslice ako ng duck. Ah, kuya. Kuya, hindi nagsasmile. Nakasmile ka, kuya. Concentrate. Hello. Ayun si Dan. Manager dito. Wow. Grabe. Tingnan niyo yung taba ng balat to. Taba ng breast part. Dan, ano nga difference ng duck at goose? Goose natin, chef, mas juicy siya. Tapos okay. Malaki yung kanyang meat. Oo. Dark meat siya. Tapos mas malutong yung goose? Yes, chef. Dahil sa? Ang balat niya kasi, chef, mas makabal siya compared sa duck natin. Tapos saan galing yung goose natin? From Hong Kong batch. Wow. Kaya yung quality talaga, no? Malapit ka na kuya. Malapit ka na mag-smile. Amen.
magdadampot na ako. Op. Ayun, napatawa tuloy si Kuya. Kanina ko pa tinatry mag-engage. Ayaw ako kausapin. E di, kakain na lang ako. Op, sige po. Grabe. Ang lutong. Minsan ka lang makahawak ng duck or ng goose na mainit. At yung parang lechon na baby. Yung texture ng skin at least ah. Ngayon, try natin. Ito yung breast part naman. Kanina nakuha natin yung wing part. Tinanong ko kay Danny kung ano yung pinakamalutong eh. Sabi niya daw ito yung breast. Ayun. Parang may hinigop ako isang cup na oil. Grabe. Gusto niyo? Ilang years na ako pumunta dito? 4 years. 4 years na siya. 4 years? Since 2017. Oo. 4 years na tayo magkakilala. Yes. Eh, ito yung... Dito talaga ako pupunta. Yun, pwede kayo mag-park dyan. Galing kayong... MOA. Yan. Yung unang Petron makita nyo, papasok na Makati. Tapos, pag nakita nyo si Dan, yan. Alagaan ka ni Dan at mga kanyang mga angels. And ito si Kuya yan, nag-smile na. Hindi na kasi nakatutok siya. Siyempre, magkano to? 5,376. Ba, okay. Kaya pala hindi nagsasmile kanina. Kasi mag nagkamali ka lang dito, 5,000 to. Aragoy. Hindi naman. Maganda naman yung pag-slice, Kuya. Yung brush niya, oo, malutong sa malutong. Yung texture ng skin, maganda. Sa pakiramdam sa dila. Pero yung leg niya, yun yung malasa talaga, yung leg. Mas manipis nga yung balat, pero nandun yung lasa. Ito very... Yung tinimpla nyo, nandyan sa leg. Pero yung lasa mismo ng goose, nasa breast talaga. Ano naman yan? Yung sauce ng... For the goose. Ah. So, i-dip, i-pour yan. Sige. Sige nga, pour mo nga. Excited kasi ako kanina eh. Mahilig kasi ako mag-tumambay sa tabi ng lechonan eh. Hindi ako umuupo pag kumakain ako ng lechon. Ewan ko bakit. Kakainin nyo ba to? Minsan lang, di ba? Yes. Nakakatakot no, pero tara. Brisket and wonton noodles. Wow. Yung fishball noodle soup nila dito, masarap rin. Yung brisket nila, urig talaga. Well, I say that without tasting it. Kasi, yun nga, sabi ni Dan, 4 years na ako pupunta dito. Medyo memorize ko na yung lasa. Memorize ko na rin yung staff. Ikaw ate, ilang years ka na dito? Months pa lang ako, sir. Ha? Months. Kaya pala, bago ngayon ko pala kita nakita eh. Yung noodles nila, it's very springy. And yung lasa ng broth nila, it's very, very authentic actually. Chicken feet? Yung hakaw. Hakaw, isang royal. Last na lang. Goose fat, goodness. Ilagyan natin ng konti plum sauce para kumuha rin ang pati. Kaya natin yung sabaw. Yung lasa. Urig. Feeling ko sa broth nila may konting dried scallops. At saka good broth na talaga. Sarap talaga ng noodles nyo dito. For me, pag nag-gauge ka ng isang Chinese restaurant, try mo yung brisket nila. Yung brisket nila masarap, malambot, malasa. Ibig sabihin, well, for me, ha,
at least ibig sabihin yung mga yung cooking techniques nila sa kusina hindi nila minamadali. Parang pumunta ka na sa isang bulalong place or isang Paris place na matigas yung bulalong or yung Paris. Ganun rin sa Big Brisket. Siumay. Maganda yung pork siumay na to kasi, alam mo bakit? Maluwag. Hindi siya yung sobrang dikit. At saka yung pag-chop ng baboy sa loob. Hand cut. Hindi yung giniling. So, malalasahan mo pa yung taba, yung meat, and yung shrimp sa loob. Drop. I know, it's grabe, it's overwhelming, actually. Yeah, and she comes. She requested her to order. Yeah, same with us. Like, we got off a quarantine, like a 4-day quarantine before. We went straight here after. Dito ako nagpaalam sa parents ng girlfriend ko then na papakasal ako siya. Yeah, and during the meal, I wasn't able to enjoy the goose because I was so nervous. Alam ni Danyan, na? Yes. Di ba? Lambot ng chicken feet. Dami niya suki dito, ano? Pero you know what? Hindi talaga ako kumain eh. Yeah. You ordered an entire duck. Okay. I'm gonna bring this. I'm gonna actually share this with my staff. I'm okay, that's yeah. Nice. Yeah, but I'm when will they get to eat? Yes. Chili garlic aioli. Radish cake and hoisin, chef. Ah, hoisin. Mas recommend mo hoisin. Ito. Hindi lahat na Chinese restaurant gumagawa ng masarap na radish cake. In fairness, dito sa inyo, masarap yung inyo. So yung kwento dito. As in, nakita ko lang to sa Instagram dati, yung Eight Treasures. Tapos, curious ako kasi ang ganda ng Instagram nila. And parang legit. Hindi yung parang, may iba kasi medyo maganda lang Instagram eh. Alam mo naman eh, kung after ng IG yung product okay. So, I was so curious, I came over and yeah, there. From then on, 4 years, counting, I'm still here. Nasa mo talaga yung radish. Yung iba kasi dami ng extender eh. And lasa mo yung lard. Yung pork fat na nilagay na dito. Ito yung may salt effect sa loob. Parang labas. Oo. Nakapumutok siya. Oo. Ito yung ingat kayo dito. Especially pag sobrang init yung yolk sa loob. Salted egg yolk kasi ito sa loob. May style yan pag kinain mo ito eh, di ba? Parang utasan mo muna. Yes. Dito. No? I-pierce mo muna siya. Pero kung, yun, lumabas. Kasi pag bigla yung pak, sabog. Oo! Ito masarap. Maganda rin mag-invest ng mga tao sa bamboo basket kasi pwede mo siyang gamitin sa bahay, patong mo na sa pot, tapos pwede ka na mag-steam. Yun nga sabi ko kanina sa girl, I'm gonna let the Sarsag staff try this. Kasi, you know, this is very special. And I want them to feel special. Toro asal. Toro? Yeah. Dito pa lang, alam mo na malambot oh. At saka walang kapwersa-pwersa yung kuchilyo oh. Bigay mo nga dito sa palad ko. O yung dulo, yung medyo may lutong. May sunog-sunog yan. Ayun oh. Wow. Iba? Iba rin yung bango niya, iba. At saka yung no, lambot talaga. Iba to, toro asado. Ito yung bago kong paborito dito. Oof, that was really really nice. That was a heavy meal. It was all worth it. I can't wait to excited na ako mapatikim to sa mga
tao namin sa SARS. For the past 2 weeks, they've been working very, very hard, and I think they deserve a good meal. Isakay na yan. Pato. Hindi pa? Sa probinsya lang. Pero ganitong luto. Makatry na kayo. Makatry na kayo ng pato. Goose? Or duck? Ano yung duck? Sa ganit? Pato. Ito sa hasta. Tawali mo nga yung waiter. Dining staff. Oh, go lang. Alam nyo guys, magkano yung buo na yan? Ayan, isang box, hulaan nyo. 5 mil. 5 mil yan. So dahan-dahan yung pagkain nyo. Podium lang. 5 mil yan. 1,000 daw. 1,000 pesos. Ha? 1,000. Yung nakain mo, 200 pa lang.